kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, ang inyong driving kabayan na si Nitro, isang OFW na nagtatrabaho po dito sa Doha, Qatar. Mga kabayan, sa video na ito ay atin pong pag-uusapan itong napaka-controversial noong panahong bagyong Ulysses, ano, itong kabastusan at kasinungalingan ng mga anak ni Lenny Robredo at tinotolerate naman ang kanilang konsentidorang ina, itong si Lenny Doro 2022. Yan na po ang bagong pangalan ni Lenny Robredo ngayon, mga kabayan. Itong ambisyosang aling ito na nais tumakbong presidente at nais na ngang maging presidente ngayon eh. O nung bagyong Ulysses, gusto na niyang palitan si Pangulong Duterte. Talaga naman, kapal mukha, hindi na nahiya. Parang out of touch sa reality. Ilan lang yung may gusto sa kanya, no? Baka nga dinagdagan pa yung kanyang numero para hindi magmukhang kawawa, ginawang 50% laban sa 91% ni Pangulong Duterte. Anyway, mga kabayan, yung tinweet ng mga anak ni Lenny Robredo tungkol kay Pangulong Duterte ay isang kabastusan, isang kasinungalingan. Malamang nabasa yun ng ating Pangulo, kaya naman nagalaiti ano si Pangulong Duterte. Ayan, tingnan nyo mga kabayan ha, itong tweet na ito ng magkapatid na Robredo, itong Robredo sisters. Parang mga walang ano, good manners and right conduct. Ito, tingnan nyo. Ayan mga kabayan, nabasa nyo ba? Nabasa nyo mabuti. Hindi naman mahirap basahin ano. At yung Twitter na yan, Twitter na yan, pambihira. Yung tweet na yan, mga kabayan, may joke din ako dyan. Okay, bago tayo magsimula, mag-joke muna tayo. Okay, o anong sabi nung isa? Diba? Tulog pa? O, tulog pa, o anong oras na, diba? Pati yung oras eh, talagang... Anyway, sumagot naman yung isa, Sabado eh, weekend. Tinanghali yung pinapatungkulan nila dyan mga kabayan, ano? Baka naman nga hindi si Pangulong Duterte yung kanilang pinapatungkulan dyan. At ibang naisip ko dyan mga kabayan, alam nyo ba kung sino? Ito yung joke natin, alam nyo ba kung sino? Hindi nyo pa alam. Anyway, sige, ito ang sasabihin ko. Malamang ang sinasabi nila dyan na tutulog-tulog pa, tanghali na, weekend naman din kasi, ay yung katabi siguro ng nanay nila. Sino yon? Baka si congressman. Tinanghali, tinanghali ng bunot, mga kabayan. Iwan ko kayo mag-isip ko ano yung binunot, ano? Basta tinanghali ng bunot yung katabi ng kanilang konsentidorang ina. Di ko alam kung ano yung binunot ano, nung katabi. Anyway, mga kabayan, pag-usapan ulit natin yung ating main topic, ano, itong magkapatid na Robredo sisters na nag-tweet ng kabastusan at kasinungalingan. Bakit ko unang-una sinabing ito'y kabastusan? Ito'y kabastusan kasi ang nanay nyo, Vice President. Tapos, lagi silang nagbabatikusan ng presidente. Alam nyo kung bakit kabastusan? Hindi naman sila mga politician, yung mga anak. Ba't sila sumasawsaw sa isyong politika? Yun yun. Si Chris Aquino, never yan niya binatikos o pinaparinggan si VP Binay noon. Never niya pinaringgan even si GMA. Even ang mga Marcoses, ingat na ingat si Chris Aquino. Never siyang nagsabi ng masama sa mga Marcoses. Okay? Kahit napakatindi ng bunganga ni Pinoy, kahit si Cory kung anong pinagsasabi sa mga Marcoses, pero si Chris Aquino at yung mga kapatid ni Chris, I cannot remember anything na si Chris Aquino said something bad about Bongbong Marcos or even Imelda or even Amy or anybody in the Marcoses. Ganun din po yung mga anak ni GMA. Sila Luli, nagagalit lang yun noon. Yung mga hindi political ha, siyempre sila Mikey Arroyo, politician yan eh. So they can say anything concerning politics. Pero sila Luli, non-politicians yung mga yun, never din niya nagsalita laban sa oposisyon o kung sino-sino man yung buwabatikos ng mga politicians sa kanilang ina. Ang tinitira lang ni Luli noon, itong kasamaan ng mainstream media na nagpapalabas ng fake news. Ganon din yung mga anak ni Erap, never.
ang mga anak din ni ano ni Ramos, umiiwas din sa mga ganyang political issues, pero itong mga anak ni Lenny, bastos talaga, nawala ng good manners and right conduct. Hindi karapat-dapat, mali ang kanilang ginawa, mga kabayan. Hindi kayo part ng political sphere ng Pilipinas, okay? You are not in the political circle. Yung ina nyo lang, huwag kayo sumausaw sa politika. Yun ang tamang gawin. Pangalawa, bakit kasi nungalingan? Alam ba nila kung si Pangulong Duterte man ang kanilang pinapatamaan, mga kabayan? Alam ba nila kung anong ginagawa ng Pangulo? Di ba? Dinipensahan na ni Pangulo yung kanyang sarili at ang kanyang buong gobyerno. Tutulog-tulog raw, inapakabilis nga ng response na kanyang gobyerno. Di ba? Ilan lang namatay? Nung pagyong sendong kay Pinoy, nung 2011, ilan ang namatay? Oh, 1,200. Si Pablo nung 2012, 1,900. Ilan lang dito, magkasunod, Rolly and Ulysses. At si Rolly ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas this year. In total, ilan lang? 67 deaths? Oh, kaysa nung kay Pinoy, libo-libo. Nag-comment ba yung Robredo sisters noon? Eh, yung mga dilawan, nag-comment ba noon? Hindi, di ba? At nagpaliwanag si Pangulong Duterte, naka-prepare na sila bago pa dumating ang mga bagyo. Okay, inassure niya tayo may enough na pagkain. Meron lang nakahandang activities ang AFP at PNP at ang iba't ibang sangay ng gobyerno, even yung DSWD, may enough tayong mga pagkain. Kaya naman mabilis ang aksyon, even during the night, yung rescue and relief operations tuloy-tuloy. Days ahead. Kaya naman talagang napakaayos. Napakaayos ng pamimigay ng mga relief. Napakaayos ng rescue operations. Kahit may nagsakripisyo sa rescue team, ano, may namatay. Para sa taong bayan, naroon ang serbisyo. Kaya masasabi natin, kabastusan at kasinungalingan yung pinagsasabi ng Robredo sisters. Nakakahiya. Mga tapos pa naman kayo. Supposedly. At anak kayo ng isang vice president. Hindi nyo talaga mapigilan, nagmana talaga kayo sa ina nyo. Konsentidora, bastos pa, binabastos niya ang Pangulo. Gusto niyang sapawan ang ating Pangulo. Gusto niyang gumawa ng sarili ng niyang gobyerno. Oh, dahil hindi niya magawa, nagki-credit grabbing na siya. Even yung mga relief and rescue operations, minapalabas niya na siya ang nakikipag-coordinate, na siya ang nagbibigay ng command. Feeling commander-in-chief. Iwala naman siya sa line of command ng military. Ang kapal ng mukha. Makapal ang mukha nyo, Robredo sisters, kasing kapal ng mukha ng ina nyo. Ayan, tuloy. Ginagalit nyo na naman ako. Nagalit na naman ako. Ayan, nakakasilaw. O, sige. Hindi ko na kayo titirahin. Hanggang dito na lang, mga kabayan. Hindi ko na titirahin yung Robredo sisters. Nasisilaw po ako eh. Sa susunod na uli. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kababayan. Kung sino man dyan sa inyo na nanonood na hindi pa nagsubscribe sa channel na ito, mga kabayan, ako naman, paki-subscribe naman kayo sa channel na ito. Ano, paki-subscribe niyo naman. Paki-subscribe naman dito, please, 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 please. And hit the bell button para po kayo ay ma-notify every time I have new uploads and I am doing live streaming again. Okay, mga kabayan? Muli, mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino. God bless us all, mga kababayan, lalong-lalo na diyan sa mga kapatid, kababayan natin na nasalanta ng bagyong Rolly and Ulysses, nawa ay patuloy ang inyong pagbangon. Kayo ay magtiwala lang at manawagan sa ating gobyerno, lalo na po dyan sa inyong local government units. Maraming salamat sa pakikinig, mga kabayan. Hanggang dito na lang, inyong lingkod.